Marcel. Opo lang. Eh, pauwi mo siya. Sino? Uwi. So guys, for today's video, katatapos ng aming kumain at andoon ang aming pasyente. Ayan ang aming pasyente. Nagkasakit po siya. May high blood. Ayan siya guys. Umiisa sa kwarto niya, guys. Kaya niya na yan. Wala nang puwet. Ayun, upo-upo. Ganyan dapat maglakad-lakad siya. Wala na. Matanda na kasi siya. Saan siya punta? Sa kumon. Hindi. Bakit siya nagpunta doon sa may ano? Tiringan niya yung ano, yung napura. Ha? Tiringan niya yung napura. Ah. So guys, so ayan na nga guys. Meron na po. Meron na po ngayong camera sa kusina ni Maricel. So, ayan, hindi tayo masyadong makapag-shout-shout. Shout-shout, di naman sila na lang. Doon na sila nakawag. Ah, sinarin yung tinignan niya. So, ginawa ko na ang mga pagkakagahuhugas ng pinggan and everything. Para naman walang masabi tong iba dito. Hindi naman talaga ako pupunta dito eh. Since tinawagan niya lang ako eh. Nandito daw si Lina, kaya ayun. Pagod na lang siya magtatawa-tawa kaya. Kawawa naman. Kaya ikaw Maricel, habang bata ka pa, at ma... Ngayong walang pumupunta, naghahanap ka. Ngayong pag may pumupunta, galit na galit ka. Kaya nahihirap sa'yo, hindi ka maintindihan. Punta daw kayo doon sa kabila kasi marami daw mag-iha. Kasi dati, pag ano, may pumupunta dito, sinasama kayo. Ba't sila kayo nagtatabay sa hati ka? Kaya nga, sir, habang may buhay, may pagkasa. Kaya nga, kaya ikaw at si Maricel, ingatan mo yung sarili mo. Hindi porkit malakas ka, ay malakas na habang buhay. Kailangan mo rin magpahinga. Kailan mo yan? Nahuli ka na nga ng gabi na... Nag-aaba na nga ng pahinga namin. Nahuli ka na nga sa gabi na nagluto. Nagluto ka pa rin kinumaga. Siyempre, kasi nakita na niya yan. Nakita na nakita niya. Ang minuto mo lang sana, yung bibi ko kasi yung nakita niya. Yung bibi ko? Oo, yung lang nakita niya. Eh, nag-ano pa? Nag-palito. Gaga. Ano nakita na niya? Alam na niya yung sagok nung kinain niya na biro-biro doon. Kaya ako na talaga ano, at least nakapahapit. Hindi, pag ano naman, pag-usapan lang naman, hindi naman yun. Kaya nga, eh, alam mo, at saka may mali ka talaga eh. Alam mo, mali ko, yun, hindi nagpaalam. Yun na, yun na nga. O ngayon, kumusta naman ang buhay na may kamera? Okay lang naman, Adi. Adi? Kasama ka ng upo-upo pa namin dyan. Kain kayo. Habang nagbabalat na yung sambusa niya, panunod. So, pabibigid yung magpalit. Ganun pa rin. Wala naman nagbago. Yung pagluluto lang ng marami. Sabi niya ni Mama, wala sa... Ayun, next.
Sige, upunta ka dito. Yun ang ginagawa ni Masir, nagluluto niya naman. Hindi eh, nagluluto siya ng dinner niya kasi dito nag-dinner, sabi ko. Ito, ito para niya. Pinabantayan niya si Mama. Sabi na, nanay, magbili na daw ako ng electric, ano, doon na ako sa kwarto magluto, sabi niya eh. Oo, doon ka sa kwarto magluto. Eh, wala ang problema mo, may lutoan ka, may gagamitin ka na, ano. Doon ka sa kusina, sa may CR niya magluto. Hindi ako gungo, sa kusina, hindi ako kayo. Pero saan mo, ah, lang dyan. Saan siya magluto dyan? Hindi maganda doon magluto kasi mainit. O kaya magluto din natin. Mamaya, sabi bakit kayo nagluto na naman? Sabi na naman, baka bigyan natin. O sa ano? Wala ka na naman. Sasabihin talaga ni Mama sa kanya, napakatigas talaga ng ulo ng katulong ko na to. Sabihin niya, mahilig talaga magluto. Wala nang ginawa. Kumbaga nila yung mga pagkakataon niya na nagsabi na si Mama sa kanya na ano? Nagpaalam ka sana. Paano yan? Sa okasyon natin sa December, nalang ka. Pwede naman, magpaano. Paano dito tayo mag-aano, magsasaya, makikita nila doon sa kamera? Ikaw, ano? Doon na sa kamera. Wala na yung mga ano ni Aileen. Aileen, nagpapalas naman na ako. Ay, paano yan? Oh, December sa uwi. Saan tayo niyan? Saan tayo niyan? Sino nga ba? Sino ang papalit sa kanya? Hindi naman na yata kailangan nila ang katulong. Malaki na yung mga ano. Pero si... Pero si Hika kahapon nagsabi sa akin. Kumuha sila lang ang katulong nila kaya hindi sila yung... Hindi yung kinuha niya para ting... Ay, hindi pa... Tapos na daw yung papers niya. Pero hindi pa niya binibigyan ng... Hindi pa niya... Sige. Hindi pa niya binilhan ng plane ticket. Ang sabi niya sa akin ni Mama, hindi daw maganda ang ano. Kaya nag-ano sila. Hindi maganda ang... Pilipina daw, marami daw hindi ano. Kaya sabi niya, alam na kukuha sila ng tulay. Baka katulad ni Maricel, sabi niya. Hillside, oh. Sino si Hillside? Sagutin mo ah. Sagutin mo. Sabi mo sana si Maricel. Sinabi mo, ikaw na kang mama, kumain na nga ng minuto ko, tapos magreklamo ka, sabi mo sana ka. Eh, sikaw na sana, mas malakas ka din, sikaw na sana nga doon, sabi. Ano? Siya na sana mo nagsabi, mas malakas na siya, mas malakas na yung power niya doon kay mama. Oo, siyempre, kasi wala pa ako kasalanan ka na siya, kasi naman siya may kasalanan ka. Ni Boy Regino na Eges, di ko kaya tanggapin na pagalitan ako ni Mama dahil sa pagluluto ko sa huli ako. Sir, ang gabi yung mga customer. Ngayon, may kamira na sa kusina ni Maricel. Kusina na kamlog na. Ingat-ingat din pag may time na move na yan. Kung kailangan yung bata lang dyan, tinitigay yung mukha niya doon sa camera. O, parang tawa yun. Tawa siya ng tawa. Natatawa siya, gawin siya sa pagmukha niya. O, tinitigay na. Tinanong mo, kung gusto lang tinitigay sa niyo. Sabi niya, ni mabalik tayo kay Hika. O, siya sa... Sabi niya, Makitan! Kumusta yung CR doon sa baba? Kumusta yung CR doon? Sabi niya. Hindi ako nagsabi na hindi na ako doon mag-CR. No, kasi pag nagsabi ako na hindi na ako doon mag-CR, tatawag yan kay madam. Ako doon! Yung katulong mo pala doon mag-CR sa inyo. Ganyan-ganyan. Kaya sabi ko, madam, ano yung problema doon sa CR? Madam, wala kilaw pa ako. Bakit? O, hindi kayo nagsasabi sa akin. Hindi ka ba ako nagsabi sa sir ko, sabi kong gano'n. Tapos sabi niya, ano pa ang problema doon? Lahat ka po problema na kasi sobrang ludumi na. Tsaka ang tagal ko, hindi ako yung CR na yan. Sabi kong gano'n sa kanya. Bakit? Sabi ko.
ang inipilit pa. Oo, sabi ko, bakit, madam? May katulong ka baka kung darating? Oo, sabi niya, inshallah, all the papers are done, sabi niya. Hindi ko pa binibihan ang plane ticket, sabi niya. Magkano na kasi ang plane ticket? Sa India daw, nasa 100 plus. Hindi kasi, sarado ngayon ang India. Pinasarado daw. Nakita ko sa quiet streets na... Sarado na daw? Pinasarado ulit, kaya hindi pa kayo madating. Sabi niya kasi ano daw, hindi pa daw niya binigyan ng ticket. So, tapos sabi niya, yung kwarto daw sa taas. Sabi ko, ay, kato, marami kato daw mga karton, pero ipapakarton na kako nila yun. Pero hindi ko napapakalaman yung kwarto sa taas, sabi niya. Kasi ano daw, tuon na lang daw niya ipapakwarto sa may ref. Bago na lang ako? Oo. Madam, sabi ko, haram. Sabi ko, why you didn't make on the balcony? Sabi ko, ganun, make room there. It's a big place there, madam. Sabi doon niya. Sa yun sa pinaglalaban ko dati. Des, di ba marami yun doon? Bakit ganun sila doon lang? Sabi ko nga, bakit hindi niya doon magpagawa siya ng room doon? Hindi. Maganda rin sana doon sa ano, tanggalin niya yung labahan doon. Yung hindi, saan niya ilalagay? Sige, tanungin kita. Doon sa pinaglabahan mo, doon niya ilagay yung machine. Eh, yung ref niya, saan niya ilalagay? Doon sa dati na pisto ng ref ni Alina, nung sistema ng Dutra. Ayun nga niya. Sabi niya, nag-usap sila ni Faye, maliit na daw yung space. Magiging masigit na daw yung space, sabi niya. Eh, di ano, gagawin niya naman na. Sabi ko, madam, okay naman sana nga po yung kwarto na yung sa may stage niyo. Pag pinaglalahat ng gamit, alam mo, asyagot niya sa akin, ano ang gagawin niya sa malaking room? Sabi ko, madam, eh, syempre may mga gamit siya. Sabi ko, gano'n. Pero saan niya ilalagay yung gamit niya? Para ako nag-release siya, baka mapag-relax siya. Nandun siya na nakahiga, tapos magkukuha sila ng mga ano sa ref? Kaya nga, ako lang sa akin. Hindi mo na nakapagate? Oo, sabi ko, sabi niya, magbili daw siya ng sofa bed. Yung sofa bed, na-detect mo, pag sa morning, pwede mo siyang i-sofa, pag sa gabi bed. Eh, madam, paano yung mga damit niya, mga everything, mga gamit niya? Sabi ko, magbili daw siya ng cabinet. Sabi niya, cabinet daw. Sabi niya sa akin. Tapos sabi niya, hindi daw.